inline figure of 8 dito pag nasa harap mo siya. Zombie Apocalypse. So what's up mga kaamo, nandito na naman tayo sa aking panibagong video. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag groupmanship, family of 8, in short, not tying. Okay, kung familiar kayo sa not tying, yun na lang. So, 12 ito. Okay? So, ayan. Simulan na natin mga kaamo. So, una, mga ganito yung tali natin. Okay? So, pangalawa, tanggalin natin sa kanyang pagkaka tali. Okay? So, ayan. Tanggalin lang natin. So, ang itatang ituturo ko sa inyo mga ano, paano magtali sa matibay, yung hindi basyadong makakalas, hindi sa mabilis makalas, pero ay hindi sa mabilis matanggal, pero mabilis kalasin. Mabilis ka ba? So ayan, ganito lang. Okay, okay na. Ako may magkabilang dulo para hindi yan. Tapos una natin gagawin. So ito muna, basahin nyo muna to. Nabasa na ba? So, ang unang-una, simple 8. Mabilis lang. Simple 8. So, hawakan mo lang ito. Tapos, dito ka humawak. And then, ganun mo lang siya. Tapos, tuwa ka ng 8. Okay? Yan. So, napakadali. Diba? So ayan, simple 8. So, ito naman tayo ngayon sa 8 loop. Ano ba ang 8 loop? Mabilis lang. So, ito ko lang siya. Tapos hawakan mo dito, tapos ilitain mo para kang gumawa lang din ng simple of 8, pero ito doble yung pinagkaiba. Okay, so ayan, ganyan siya dito. Ang tawag dito ay 8 loop. Okay? 8 loop po ang tawag dito. 8 loop. So, ayan. Ang susunod natin ngayon ay 8 bend. Paano magtali sa 8 bend? Paano gawin ang 8 bend? Okay? So, hawakan mo lang yung tali na magkabilang dulo. Yan. Ito. So, tapos gagawa ka lang ng simple 8. Dali lang. Dito lang. Gagawa ka ng simple 8. Yan. Okay? Tapos ngayon, itong simple 8, kung saan lumabas yung dulo, doon din ipapasok yung kabilang dulo. Okay? Tulad nito.
pumasok ko kung saan sa lumabas, doon din yung pumasok. Susundan mo lang siya. Tapos, ayan. Yung sa ating mo rin yung kabilang butas, kabilang dugo. Okay? Ayan. Dali lang. Okay? Yun lang siya. Tapos yung sobra, kailangan may susubra dyan. So, pwede mong gawing lock. Yan. Lock yan. Okay. In case of emergency, may lalock mo siya. Okay. Yan. Yan na. So, okay na. 8 bin. Headband ang tawag dito. Yan. So, ano naman tayo sa, ilan na ba? Ilan na ba yung ating yan na magawa? Tatlo. Tatlo na. So, pang-apat naman ito. Ano nung pang-apat? Kasi mo na natin. Then, dito pa sa dulo. Huwag natupi mo yung tali mo ganito. Huwag sa pinaka kidna. Yan. Ito. Ito lang siya. Parang gumawa ka lang ng simple bait. Pero ito, duble. Okay? Ganito lang. Okay. Yan. Figure of 8. Ang tawag dito ay figure of 8 follow through. So, figure of 8 follow through. So, ayan. Susunod natin pang lima. Ito yung club hitch. So, ang club hitch ay madali lang. Sampay mo lang yung tali. Yan. Tapos sampay mo yung tali. Yan. Tapos may padaan mo yan dito. Sampay mo ulit. Diba? Huwag sa ilalim. Huwag dito ha. Huwag dito. Dito. Pag nasa harap mo siya, dito sa harap mo, padaanin. Sampay mo li. Tapos suot mo naman papunta sa iyo. Ganito yung tsura niya. Ito yung tali na simple lang pero mahirap kalasin. Mahirap tanggalin. Madaling kalasin. Mahirap matanggal. Madaling kalasin. Okay. Yung sobra naman, hindi mo naman gawing lock. Hindi sa basta-basta. Okay? Ano naman tayo sa another. Another ulit. Pang-anim. So ito medyo mahirap. Pero madali lang. Madali lang matutunan. Okay? Madali lang matutunan to. Pang-anim. Okay? Ang pang-anim ay inline figure of 8. Inline figure of 8. Okay? So, paano ba siya? Ganito lang. Kita nyo? Pakawin mo yung kabilang dulo. Ayan. Tapos gawa ka ng ano dito. Okay? Tapos pakawin mo siya. Ayan. Pabutin dito ang dublihin mo. Ito, itawan mo. Parang alalay lang. Ito,
dito ay inline, figure of 8. Okay? Tapos ang pie mo rito, ang itatali mo siya, ang katulad ng club hitch kanina. Yan. So, ganyan siya. Okay? Paano mo nasabing inline? Kasi, level siya. Pag inunat mo yan, tuwid siya. Tapos, ito yung kanyang ano, pwedeng pagtalian, pwedeng sabitan ng carabiner. Okay? Tama ba? Inline figure of 8. Appearance na yung medyo okay? Inline figure of 8. Ayan, ang susunod natin pang ano to, pang pito. Yung fisherman's knot. Yung fisherman's knot ang susunod natin. So, paano ba siya? Simple lang. Hawakan mo lang yung gabiling dulo. Tapos ngayon, pag anuhin mo, pag samain mo, o pag salubungin mo. Yan. Tapos, ito ka gagawa. Gawa ka rito ng ilang ikot. Apat na ikot. Okay. Habaan mo lang. Habaan mo lang. Kasi maganda ito eh. Yan. Ikutan, ikot ka. Yung pag-ikot, hindi palabas. Dito yan, paloob. Okay? Paloob yan. Yan. Ang ikot ba? Sabihin na natin apat. Apat na ikot yan. Ay tatlo. Yan. 2 and then 3. Yung munang higpitan para mabilis. Tapos ngayon yung pangatlo, pasok mo na dito. Dali lang. Dali lang siya. Yan. Okay. Yung pasok na. Yan. Ito na ang itsura niya. Tapos yung kabila, tapin mo. Kung anong ginawa mo rito, ganun din ang gagawin mo rito. Okay? Tutin mo lang. Tatlong beses. Tutin mo lang. Tatlong beses. Fisherman's knot to, ha? Low. Fisherman's knot. Tatlo ha. Tatlo. Yan. Tapos tatlo na. So, saka mo na ngayon siya isuko tuloy. Pasok. Ayan. Sukot na. Ayan. Ganyan, ganyan din ang magiging insura niyan. Ganito. Okay. Ganito na siya. Fisherman's knot ang tawag dito. Okay. Okay. Pag hinaltak mo yan, didikit yan. Mahirap kalasin yan. Mahirap matanggal yan. Pero pag kinalas mo, mabilis lang. Okay? Ito yung mga tali na mabilisan, pero mahirap tanggal. Mahirap matanggal. Pero madaling kalasin. Okay? So, hopefully may natutunan kayo. So, pumunta naman tayo sa pang walo. Ang tawag dyan ay butterfly knot. Okay? So, pumunta naman tayo sa butterfly knot. Butterfly knot. Okay?
Paano ko siya? Simple lang. Ayan. Ganito lang kayo. Hawakan nyo lang yung gitna. Diba? Pinakagitnang gitna. Ayan. Diba? Ito. Yung gitna. Paano? Ganito mo lang siya. Ayan. Kita nyo. Ganito mo lang. Ayan. Gawa ka lang ng bilog sa gitna. Tapos ito, iikis mo. Ayan. Tapos yung gitna, kuwanin mo. Tapos itong butas sa gitna, pasukin mo. Ayan. Okay? Ako ha. Ang tawag dito ay butterfly. Butterfly na butterfly. Diba? Ayos. Butterfly snap. Kuha ba? Hindi lang ha. So yan, pang siyam, ito naman tayo sa pang siyam. Madali lang yan. So tape knot kasi Bisaya. Yan. So tape knot, paano ba? Mabilis lang, hawakan mo lang yung kabilang dulo. Yan, kabilang dulo, magkabilang dulo ha. Tapos gagawa ka lang ng overhand snap. Yan. Tapos gumawa ka ng ganyan, kung saan lumabas yung dulo, dun mo ipapasok yung kabilang dulo. Okay? Parang isa sa loob mo siya. Okay? Yan. Ganyan lang. Tapos ikot ka, kung saan siya dumaan, dun din lalabas. Okay? Ganyan lang. Simple. Ang tawag dito ay tape knot. Tape knot. Yung sobra, kailangan pag ang sobra kasi, ano yan, may purpose yan. Kailangan lock lagi yan. Pang lock. Pang double ano mo yan. Yan. Double backup. Backup mo yan sa ano. Nakuha. Okay. Yan. Hindi siya basta-basta matatanggal. Pang tin. So mabilis lang siya kasi ito usually ginagamit to sa pag-akyat. Kung meron kang isang lubid na galing sa taas, yan, yung wala kang hagdanan, wala kang materials, so ito ang kailangan mong gawin. Halimbawa, may nakaganyan na tali. Okay, hindi kaya sabihin na natin yung ganito. Ganun siya. Alay natin. Para at least malaman nyo. Ang tawag dito ay prosig knot. Prosig knot. Okay. So, ganito lang. Hindi tayo makakagawa ng ano kasi isa lang ang tali natin. So usually dapat dalawa. Pero ang itsura niyan, ito lang itsura niya. Okay. So hindi tayo, mabilis. Hindi natin magagawa kasi isa lang ang tali natin. Okay. Pero mabilis lang sa ano, gawin. Ito lang. Sampay mo lang yan, tapos ito, kung parehas to dulo, pasok mo lang siya dito ng ilang ano, tatlong beses. Yan. Kaya ganyan ang itsura.
So, pumunta naman tayo doon sa pang 11. Ito. Ito mabilis na mabilis. Kasi ang gagawin dito, yan. Yung dulo, yan, gabilang dulo. Ito muna ang tali mo. Ito yung pang 11. 11 na to. Yan, simple lang. Kasi ginagamit to sa pang ano naman, halimbawa may mga may tao na ano, na nandun sa laot. Ngayon, hinagisa mo ng lubid. Paano niya itali yung sarili niya? Ang tawag dito ay body bow line. Yan, body bow line ang tawag dyan. Okay? So, yung tali, yan. Ilitayin mo lang siya. Kung kanan ka, ito, mas maiksi ang kanan. Kung kaliwa ka, mas maiksi ang kaliwa. Okay, mas hawak mo dapat yung dulo. Okay. Yan, simple lang. Ikot mo lang to dahil kanan ako. Ito yung hawak ko. Ikot mo lang to sa sarili mo. Yan. Higyan mo lang siya. Tapos, kailangan pag iginanong mo siya, mas ilalim yung kanan mo. Okay? Kung kaliwa ka naman, mas ilalim yung kaliwa. Kasi yun ang iikot mo. Okay? Sa aking kanan, dito. O, tapos, iikot ko siya ng paganyan pupunta sa akin. Tapos din, nagkaroon ako ng ano, tali. Ngayon, hahatakin ko naman to ngayon. Yan. Tapos, susuot ko siya. Okay. Ganito lang siya. So, hindi na siya matatanggal. Ibig sabihin, hindi siya mabilis matanggal. Pero madaling kalasin. Ito yung tali na kapag in-rescue mo yung tao, tali niya yung sarili niya, hindi siya ihigpit. Kung gaano siya kaluwag, yun lang. Ganun lang siya. So, ganun lang siya. Kaya tanong hila pa niya yan. Hindi na yan na ano, ihigpit. Yan lang siya talaga siya. Okay? So, ginagamit naman siya ngayon pang rescue. Pang rescue ng tao. Okay, ganoon lang siya. So, doon tayo sa last. Sa last naman tayo. Tapos, napaka, ano, ito, malaman sa malamang, alam nyo na to. Ako kasi isang taon ko pinag-aralan to. Madali lang. Ay, madali lang. Napakahirap nito. Ito yung pinakamarihirap sa lahat. Ito talaga. Talagang suko ka. Ano ba ginagawa yan? Sampay mo lang yung tali. Ang tawag dito ay mantra hits. Mantra hits yung pinaka mahirap sa lahat. Okay? Mantra hits. Ganyan siya. Taong mantaritsa kasi pwede siya bumaligtan yan. Kung padaus-dus ka, wala kang karabiner, ito yung gamit. Diba? Yan siya. Ito yung pinakamihirap sa lahat gawin. Yan yan ang itsura niya.
Hunter Hits. So yan, sana may natutunan kayo mga kaamo sa aking dinuro na labing dalawang family of 8. So ayan, sana may natutunan kayo sa video kong ito. So ayan, kita-kita tayo ulit sa susunod na aking video. Don't forget to subscribe, like, and share naman sa ating mga kaamo dyan. And then comment kayo sa video kong ito kung may natutunan kayo. Para at least mapasalamatan ko naman kayo sa comment nyo. Okay? Paalala, ito ginawa ko para hindi ipagyabang, para hindi maging hindi sabihin na magaling ako. Tinuro ko lang kung anong natutunan ko. Okay? So ayan guys, huwag niyong kakalimutan, ibalik ulit kung paano nyo ikinalas yung tali nyo kanina. So ganito ulit, okay? So napaka-importante po. Kasi ang tali na to ay hindi basta-basta. Katulad sa mga ginagawang ano, ito kasing talent to ay pang rescue, okay? Kailangan alagaan. So dagdag lang ha, kailangan kung ano ang pagbaklas nyo, ganun din pagbalik. So yan, maraming salamat sa tiwala at sa panonood sa aking video. Bye bye, God bless po sa ating lahat. Stay safe, keep stay at home. God bless. So, kita-kits sa susunod na aking video. Paalam na sa inyo. Bye-bye. Yeah.